I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Hi guys, welcome back to my channel. Today, ang aking i-review is yung EB Advanced Shine Pre Makeup Foundation. ML siya. So, nakasulat dito, long lasting siya. And get shine free. So, subukan ko to ngayon kung gaano siya kaganda. By the way, ang shade niya is natural. Hindi ko po ito binili. Sponsored by my cousin, Rhea Algo. Hi, Rhea Algo! Yun po, si Bess, ang aking pinsan. So, subukan natin to kung gano'ng kaganda. So, lagay lang ako sa daliri ko ng konti. Ito yung kanyang kulay. Parang medyo maputi. So, try na lang natin siya. Mabango siya. Para siyang may perfume. Oh, by the way guys, nag-ano na ako ah. Moisturizer na ako, kaya nagigintaban yung aking pes. Tingnan natin kung gano'ng katagal yung kanyang itatagal. And then, kung talagang maganda yung coverage. Kung matatakpan yung aking mga radish. Napakadami nito, 30 ml. So, gamit lang ako ng sponge. Then, i-blend natin siya. Maputi. Maputi yung shade niya, bes. So, sa kalahati lang muna ng mukha. Sa kalahati, itatry natin yung blending brush. Foundation blending brush. Kung anong mas maganda sa kanya. Yung sponge ba or yung brush. Suddenly, binrush ko na siya kanina, yung right side. Pero, hindi ko siya na-video. Makakalungkot. Pero, kuya niya, kung mapapansin nyo, itong right side is using liquid foundation brush. Then, itong left side, ginamit ko yung sponge. So, mas maganda yung finish ng brush kaysa sa sponge. Kasi yung sponge talagang kinakain niya yung mga existing foundation liquid. So, fairness ha. Ganda yung coverage niya. Medyo natakpan yung mga ano ko. Dark spot and reddish. So, one layer pa lang to. Kung lalagay ako sa liig, then magsi-second layer tayo.
So, magsi-second layer ako dito. Kasi, tingnan natin kung pwede siyang ipang-coverage sa ating under eye. Kumbaga, kung pwede siyang all-over cover. Ang fairness, maganda siya. Uy, ang ganda nito. Natatakpan siya. Natatakpan yung mga dark spot. Saka yung eye bag natin, oh. Eh guys, ang ganda nito, promise. So, ayun. Tingnan nyo. Taktan yung eye bag. So, pwede siya. Pwede siyang pang all coverage. Kahit hindi ka na mag-concealer sa under eye. Ganda to. Ganda. Itong left side, lalagyan ko siya ng baking powder. Then, yung isa, hindi ko siya lalagyan. Para malaman natin kung saan mabilis mag-oil up. Yung walang powder or yung may powder. Ay, nagkaputi yung kilay ko. So, yun po. Yung isa, tingnan natin kung gaano siya katagal at kung ilang oras bago lumabas yung aking mga mantika sa mukha. So, abangan natin yan. So guys, tatapusin ko lang yung aking full face makeup. Then mamaya i-update ko kayo kung gaano ba, kung ilang oras yung itatagal niya bago siya mag-oil. Ayun guys, natapos ko na yung aking full makeup. So, i-update ko kayo. Ang oras na is 2:35. Ito po. 2:35 na po siya. Ah, 36 na po. Titingnan natin mamaya kung gaano katagal at gaano kabilis siya mag-oil up sa aking mukha since ako'y oily face. This one, no powdering, and this one, may powdering. Just kids when we fell in love, not knowing what. Hi guys, welcome back. I-update ko lang kayo kung anong oras na po. It's already 4:21. So, lang, hindi pa siya ganun ka-oil up after 2:36, 3:36, and 4:21. So, palagyan natin yung 3 hours na siya. Pero hindi pa siya ganun ka-oil up. Ito yung part na walang baking powder. Gamit tayo ng blotting paper. Tignan natin ah. Kung gaano kadami ang kanyang bukuha. Meron din sa ilong, ang dami. Dami-dami din siya, guys. Dami-dami din. Then, try natin yung left side na may powder.
Uy, nagkakalasa na yung mga eyelash ko. Matulog kasi ako, guys. Sorry naman pa. Sige, tingnan natin. So guys, so mas maganda talaga yung nagbibig tayo. Ito lang yung nakuha niya. Oh. Then ito yung sa walang bake niya. Nagustuhan ko siya guys, honestly. Long lasting siya. Totoo yung word na long lasting. Thumbs up siya sa akin. And then price wise, 145 lang siya. Okay siya. Swak siya. Then, yung dami niya, 30 ml. Panalo siya. Lalo niya sa mga budgetarian. So, pero recommend ko siya sa inyo. Nagustuhan ko siya sa totoo lang. Nandun talaga yung long lasting sa kanya. Coverage. Mas maganda kung kahit pulbulang. Sa akin kasi kaya pulbulang ginamit ko. Maputi siya. Kaya lalo pang namuti. Pero kung siguro yung mga powder talaga, then hindi siya white. Okay siya. Mas magandang tignan. Basta, patungan nyo siya ng powder pag gamitin nyo. Kasi unang-una, ako honestly, kahit gano'ng kaganda ang liquid foundation, tapos hindi mo pinatungan ng powder, nag-oil up talaga siya. And then, parang ano, nalalagkit kang tignan. So, pag nag-baking powder ka, looking fresh ka kahit nagmumukha ka ng pawis. Diba? So, yun lang po. Nagustuhan ko siya. Honestly, pwede ko siya i-recommend sa inyo. Kung naghanap kayo ng mga mura at magandang liquid foundation na pwede i-cover siya lahat. Pwede itong EB Advance Shine 2. So that's all. Thank you for watching my video. Don't forget to like this video and click my subscribe button para mag-subscribe na rin po kayo and for more uploads video ni Mayora. So yun lang po. Thank you. Bye-bye.